ayan, welcome back to my channel. I'm here again, Mayleen De Vera. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para makilala niyo pa ako. At madaming videos ang ating gagawin para, you know, ma-entertain tayong lahat. So, kung hindi ka pa nga nakasubscribe, mag-subscribe ka na and click the bell button para ma-notify ka whenever I upload videos like this. So, for today's video, magkakaroon tayo ng skincare routine. Finally, guys. Ayan, ang dami nagre-request nito. Hindi ko din alam kung paano. So, kung gusto nyo malaman ito, just keep on watching. So, for today's video, ayan. Ang dami kasi, guys, nagre-request ng skincare ko. And, pasensya ako medyo natagalan kasi I don't even know how I will show to you yung mga skincare ko kasi sobrang simple niya, guys. I don't know if kung matutuwa kayo or anything kasi, guys, super low maintenance ng aking face. Kasi the first time I did skincare, yung mga trinay ko, yung first kong skincare haul, kasi nga before wala akong ginagawa sa mukha ko. As in, literal na sabon lang, minsan water lang. First time I did it is breakout talaga ako. As in, ang dami kong pimples, ganyan-ganyan. Hindi ko din alam kung dahil sa hormones ko, yun yung after pregnancy or what, but ayan. So, ngayon, medyo na-clear na siya. So, konting blemishes na lang and everything. And kung mapapansin nyo, guys, maputi yung mukha ko sa aking katawan. So, ayan. That's it. Wala na tayong magagawa dyan. But, ayun nga. Kasi yung iba sinasabi na bakit ang puti-puti daw ng mukha ko, ganyan-ganyan. Tapos, iba daw yung kulay ng katawan ko sa face ko. Guys, this is my face. I'm so sorry. I cannot do anything about that. Kundi ang maglagay ng dark foundation. Gusto nyo pa rin malaman kung ano yung mga skincare na ginagamit ko, please do keep on watching. So, ayan, even though nakapag-cleanse na ako ng face, nakapag-sabon na ako, and kahit anong sabon yan, guys, ha? So, ayan, nga pala, ang skin ko is very dry. As in, literal na very dry siya. So, kung same time ng skin, mag-work sa'yo yung mga gagamitin ko. But, syempre, di ba nga, hindi lahat ng product is mag-work sa'yo. So, yun lang. Even though nga nag-cleanse na ako ng face, naglilinis pa rin ako using micellar water. So, ang ginagamit ko is itong Loreal na micellar water. And, yung isa kasi out of stock na ako, mas bet ko yun actually, yung Garnier na gold, yung may oil. Kasi natatanggal niya talaga yung excess makeup, yung mga kung waterproof ang ginagamit ko. Ito naman kasi kaya nagaganto kasi nga, hindi oil-based yung makeup remover ko. So, may mga natitira pa akong mascara dyan. Guys, don't forget yung leeg natin, guys. As in, kung ano man nilalagay natin sa mukha natin, gandin natin yung leeg natin. Kasi, ito, ewan ko kung kanina ko siya nalaman na sa leeg mo makikita kung matanda ka na, kung, basta ganun. Basta keep your leeg. Keep your leeg healthy din. So, next is toner. I'm using this one, the Collagen by Watsons. Hindi na ako gumagamit ng bulak kasi nga, gusto ko direct na siya kasi sayang naman. So, ayan, ikalat mo lang siya. And leeg. All over your face. After toning my face, ayan, moisturizer na tayo. But ito, medyo complicated yung ginagamit ko kasi, ano ba? Hindi naman complicated. Paiba-iba kasi yung ginagamit ko. So, sometimes, I use this. Itong Nivea cream. And then, pag ginagamit ko to, hindi ko sinasabay kasi yung primer. So, yung moisturizer ko, nakadepend sa primer na ginagamit ko. Kasi, may mga time na nagbabakbak, ganyan, kapag ito yung gamit ko. So, ayan. Itong Nivea cream, ito, super heavy niya. Bakit ito yung ginagamit ko? Kasi yung iba, nalalagkitan, napipigatan masyado. Yung face ko kasi is very dry nga. So, ito lang yung nakita kong nag-work, na nakakapag-stop ng mga, yung ano dito, yung mga dry ko dito, yung mga nagbabakbak. So, ayan. So, gusto ko heavy siya. Kasi kapag mild lang ng moisturizer, is walang nangyayari sa aking face. Kunti lang naman. Tapos, yun pala, may sinabi yung friend ko sa akin na kapag bibili ka daw nito, yung maganda is yung made in Germany. So, ayan. Sabi, ayan. Kung makikita nyo dito sa baba, made in Germany daw yung bibili nyo. And, makikita nyo yun sa Watsons. Dalawa kasi yung ano nun. Dalawa yung manufacturer. Basta yung made in Germany yung bibili nyo. So, next naman is sunscreen. So, ito ang ginagamit ko ay yung Biore UV Perfect Milk with SPFF. Ano ba to? SPFF 50++++. So, ayan. It is important lalo na kung hapon kayo aalis ng bahay. Ito, gusto ko to kasi nawawala yung pagka-sticky ng moisturizer. So, ayan. Favorite din yan ng husband ko kasi hindi siya nag-oil up dyan. So, after that, nagpe-face mist ako kasi,
wala lang, para pa-fresh lang. Kapag na-set na yung mga linagay mo, ha? So, ayun. I'm using pala yung Savvy Minerals na misting spray. So, ayan, we're actually done sa skincare. Ito yung usually na ginagawa ko before makeup, yung bago ko umalis ng bahay. So, yun lang yan, guys. As in, finish na. And then, yun lang naman. Wala nang iba. So, ayun, mag-prepare na tayo mag-makeup kasi nga may larga ang memshi nyo. So, ayan, hindi na ako magpa-primer kasi nakapaglagay naman ako ng face mist. So, move on na tayo sa foundation. So, dalawa yung ginagamit ko usually for my everyday makeup na foundation. Ito, yung isa is yung Superstay na full coverage foundation and yung Infallable 24 Fresh Wear. So, kapag gusto ko na medyo may coverage ng yun nga, full makeup tayo, is gagamitin ko yung Superstay. And kapag gusto ko naman is yung mga fresh looking lang, ang gagamitin ko itong yung Infallable. Kasi, alam mo yung consistency niya, sobrang lapot. So, dahil gusto ko ng medyo-medyo lang, paghahaluin natin siya. So, ayan. Kung mapapansin nyo kasi, ayan, super lapot ng Superstay. Pero itong L'Oreal, ayan, super... Ano niya? Ano ba ito? Labnaw. Ayun. Ano niyo ba guys? Ang gastos-gastos ko recently ngayon sa foundation. Kasi, hindi ko alam kung ano nangyayari sa aking mukha. Paputi siya ng paputi. So, lahat ng foundation ko naman is paitim ng paitim sa akin. So, we're gonna use a sponge. Blend, blend, blend. If you're gonna use a concealer, huwag niyo muna lagyan yung talukap niyo guys. Kasi, kakapal at kakapal yung inyong face lock. Even sa makeup guys, napaka-basic lang din ang ginagamit ko kung mapapansin nyo. And you can find it sa mga drugstores lang. So, ayan. Tingin din naman din sa makeup, napaka-low maintenance ko. And mapansin nyo, wala akong mak, wala akong kung ano-ano mang mamahalin dyan. Mga I believe, charot. Kahit ano man ang gamitin mo. Basta, maganda naman yung resulta is go-go-go ka na. You know, kung may money ka naman, nabalin mo. So, next, we're gonna move on sa concealer and I'm using this. Ito yung bago nilang L'Oreal Infallable Full Wear. Ito, dupe naman siya ng Tarte Shade. So, ayan. And, very nice kasi mura lang siya and I don't have to spend a thousand of money para, you know. Sa concealer naman, dalawa yung ginagamit ko. Ito, and yung itong Fit Me na concealer, but medyo malala ang aking eye bags ngayon. So, ito ang gagamitin natin kasi malalaan din ang coverage nito. So, ayan. First, ginagamit ko muna yung hand ko kasi kapag sponge agad yung ginagamit ko, nag-blur out siya. Tapos, ngayon, ayan, lagyan mo na yung inyong mata. I mean, not mata, yung talukap. So, ayan. Kung mapapansin nyo sa screen, maputi, but hold on. Hindi yan maputi. Kalma ka lang, guys. Let's move on naman sa ating powder para iset. So, I'm using Fit Me, yung Maybelline. As always, this is my favorite. Gagamitin ko lang yung same sponge na meron siya. And then, ayan, didip-dip ko lang siya para mag-set. So, next naman is we're gonna cool down our face kasi, ayan, kung mapapansin nyo, wala siyang kung ano mang yon. So, magla-light contour tayo. I'm using yung Revolution ko na contour palette. Contour lang tayo ng very light. Kung saan yung mag-contour? Hindi ako makakita ng perfect contour para sa aking face. Tingnan laki ng mukha ko. Nakikita nyo ba? Kung hindi nyo nakita, ay nako. So, ayan. Syempre, hindi natin makakalimutan ating kailangan. So, let's move on sa blush. Dalawa din yung ginagamit ko for my everyday makeup. Ito yung colorette na shade na Zola. Ito, liquid yan. Liquid oil base yata to. So, next naman, itong crease. Alam nyo guys, super favorite ko yung shade nito. Ayan, kita nyo ba yan? Lasting Love. Ayan. Hindi siya super light, hindi din siya super dark. So, saktong-sakto siya. Hindi natin gagamitin yung colorette kasi nag-powder na ako and nakaset na siya. Medyo mahirap yung gamitin kapag nakaset na. But ngayon, gagamitin natin is itong crease. Tapos, ilalagay ko lang siya sa apples of my cheeks. Diba? Puto? Maputo. But hold on. Kapit lang. Hindi pa tayo tapos dyan.
The reason why kung bakit ko siya linagay dito lang and hindi yung parang drunk blush kasi medyo tumataba na ako ngayon guys. So kailangan paganon lahat ng aking linalagay sa aking face para ako'y pumayat tingnan. So move on naman tayo sa ating kilay. So I'm gonna use yung pink sugar as always. Ito lang may yung pangkilay ko. Nintay, kasi ako guys, pag may bili ako ng pangkilay, inuubos ko lang siya bago ko bumili ulit. Hindi ako yung palipat-lipat. So kung mapapansin nyo, yung kilay ko is seasonal. Kasi iisa lang ang shade. Ayan, after a month, ilang buwan, iba na naman yung kilay ko. Kasi iba na yung shade, iba yung kulay, iba yung effect, niya. So it's seasonal. So ngayon, yung trip ko is medyo full yung kilay tayo. Hindi tayo mag... ano ba to? Artista kilay today. So, ayan guys, pag nakikilay kayo, make sure na huwag kayo dito magsa-start. Dito lang, oh. Dito muna. Tsaka nyo i-blend later, guys. Oh, Diyos ko. Huwag na huwag nyo gagawin yung may linya kayo sa mata nyo. So, after that, ayan ba to? So, after that, i-blend natin siya using a spoolie. So, ayan. So, actually, for everyday makeup, hindi na ako naglalagay ng eyeshadow. But, for today, maglalagay lang ako ng konting-konting brown. Kung ano yung ginamit ko sa pang-contour ko. Dito, sa aking crease. Ayan, napadami. Sabi ko, konti lang, diba? Magaling balay. Para lang magkaroon ng drama. Charot. Konting-konti lang. As in, magkakaroon lang siya ng shadow. So, after nyan, magmamascara. Siyempre. Ayan, curl-curl muna natin. So, kung gusto ko ng waterproof and pang matagalan, ang ginagamit ko ito, itong Heroin Make. Grabe guys, super long lasting ito. And even kapag hindi oil-based yung ginamit mo, makeup remover, sobrang tagal niyang matanggal guys. So, eyeliner, hindi ako gumagamit ng black kasi maliit na yung mata ko. Ang gagamitin ko is white eyeliner para lumaki ang aking eyes. Can you see that? So, I think we're almost done. Highlight na lang. Ito, my ultimate favorite, yung Wet n Wild. Ito, napaka-natural looking niya din kasi. And sobrang pino, guys, nung glitter niya. And, ito, ang ganda-ganda niya. Super glowy effect lang. So, ayan. Hindi na ako gumamit ng brush. Finger-finger na lang. Last but not the least, ito yung lagi yung tinatanong sa akin sa mga previous vlogs ko, kung anong ginamit ko sa lips ko, sa mga selfies ko, sa IG story, anong ginamit ko sa lips ko. This is my not so secret kasi na-mention ko naman na before sa mga vlogs ko kung ano tong ginagamit ko. Ito yung Sunny's Face Fluff Matte. Ayan, this is not so secret. Dalawa, bakit dalawa? Kasi minimix ko siya para magkaroon tayo ng Korean effect. So, ako, hindi ko siya ginaglide as in yung full coverage. Tinidip-dip ko lang siya para hindi ganun ka-intense. Alam niyo, para magkaroon lang ng, ano ba, yung blurry effect. Merong bago ang Sunny's ngayon, kaya lang hindi pa ako nakakabili. So, pasensya na sa mga nagre-request, nagmuha ko ng review. Ayan, hindi ko pa siya magawa. So, dito muna tayo. Papansin niyo, hindi siya ganun kakapal. So, ganyan-ganyan niya lang. And then, ito, yung major, yung dark. Alam nyo guys, mag-e-effecto sa kahit anong lipstick. Basta ang gamitin nyo lang is lighter and yung pinaka-dark na red na lipstick. So, ayan, syempre ako, linalagay ko lang siya sa center ng aking lips. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan. As in, dito lang, oh, ganyan. Ayan. Ayan. Tapos, i-rub-rub lang dyan, parang isda, ganito. Diba? Para ka lang mga Koreana, yung parang gusto mo nang mahimatay, hilong-hilo ka na, namumutla ka na, pero yung lip tint mo, ayan, buhay na buhay pa rin. Ayan. Ayan. Diba? Perfect. So, ayan guys, tatapusin ko lang ang aking hair and everything, and I'll be back. So, ayan guys, I'm back. As you can see, awrang-araw na ang mamshi nyo. So, anyway guys, ayan, sana nagustuhan nyo yung aking video for today. And may mga natutunan kayong mga magagandang aral. Charet. So, ayan. Anyways, ayun nga. Diba nga sabi ko sa inyo, napakasimple ng aking skincare. And itong klaseng makeup na ginawa ko for you is ito yung mga hindi ka nagmamadali makeup. So, ayan, may panahon tayo makeup. Tulog si baby, may panahon tayo makeup. So, anyway, ayun.
if you like this video, hit the thumbs up. And kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. And happy 3.5 subscribers sa atin. And i-click mo na din yung bell button para ma-notify ka whenever I upload videos like this. So, ayun guys. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!